Hello, good morning. Ayan. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Magandang buhay. Ayan. Ngayon nasa kusina tayo. Magagawa ako ng aking tea. Ang milk turmeric tea. Maghahanda tayo ng gatas. 1 cup. Good for 1 cup tayo. Kasi akin lang. Gawa tayo ng milk turmeric tea. Yan. Actually, hindi lang siya turmeric tea. Pero mostly, ang ingredients dito ay ano, turmeric, nutmeg, cinnamon, and pepper. Maganda kasi sa katawan ang mga ingredients na ito, mga spices na ito. Ayan, turmeric. So, mga 1 kutsara ang inilalagay ko sa ano, sa 1 cup na gatas. And then, ang cinnamon. Cinnamon. Sa cinnamon, ang ilalagay natin ay 1 teaspoon. Yan. Nutmeg. Yan. Ganun din. Gusto ko ang lasa ng nutmeg, kaya okay lang na 1 teaspoon. Pero kung hindi kayo ano sa lasa ng nutmeg, pwedeng kahit kalahating ano, teaspoon, half teaspoon will do. Ayan. Black pepper. Medyo makakaanghang siya. Magiging spicy hot ang inyo. Hindi naman siya ganun kaanghang. Pero ano siya, magkakaroon siya ng konting kagat o konting anghang. Ayan. Kaya ang 1/2 teaspoon. So, hahalu-haluin mo lang siya. After na mailagay mo na ang lahat ng ingredients doon sa ating milk, hahaluin mo na lang siya hanggang mainit na siya. Minsan, hindi na-obserbahan ko. Hindi ko na siya pinakulok. Kasi nasusunog yung milk. Kasi walang halong tubig yung milk eh. Fresh milk, by the way, ang ginamit ko. Fresh milk. Ang ginamit ko na gatas. Hindi kasi ako naglalagay ng tubig. Kaya mahinang apoy lang o mahinang temperature, mababang temperature, medium lang ang temperature para pag nakita mo na umuusok na siya o maano na meron ng konting bubbles, pwede mo na siyang tanggalin kasi masusunog yung gatas eh. Yung gatas kasi nag-i-stagnant yan sa ilalim. Yung ano niya, may residue ang gatas na umiilalim. So, yun yung nasusunog. Kaya, para hindi tayo masunugan ng gatas, kailangan alaga lang sa halo. Ayan. Sandali lang naman to, siguro mga 5 minutes dahil medium heat lang eh. Mga 5 minutes lang mula dun sa malamig na gatas hanggang sa uminit na siya. Ayan. Napakaganda nito sa katawan mula nang ako uminom nito. Hindi na ako laging sinasakitan ng tiyan. At saka okay sa katulad kung mataba. Ang mag-exercise ay talagang mahirap. Pero dahil nga sa tulong nitong iniinom ko na ito, na tea, parang nabawasan yung pananakit ng likod, yung pananakit ng mga tuhod, lalo na kung nakaupo ng matagal. O kahit hindi ka nakaupo ng matagal, dahil nga mataba na ako, ang pagtayo ko ay masakit ang tuhod o di kaya ang
parang ngalay, ganon. Pero mula nung uminom ako nito, tuwing umaga, empty stomach. Ano na siya? Malaya ko na nagawa yung mga ginagawa ko. Ngayon nga, pinapawisan na ako. Dati hindi. Kaya siguro ako lumaki ng ganito. Ang bilis ng paglaki ko, oh. Pero, sana nga magtuloy-tuloy na ito na pinapawisan ako. Tapos yung nagagawa ko ng malaya, yung malayang kilos ba? Na walang masyadong masakit o hindi masakit yung likod. Kasi yung pagsakit-sakit ng likod, ng tuhod, yan ay nakakabagal din sa atin. Lalo na sa mga nagkakaedad na instead na tuloy-tuloy ang trabaho mo, nagiging mas malamang ang pahinga. Teka muna, sandali lang, masakit ang likod ko. Sandali lang, masakit pa tuhod ko. Mas malamang ang upo. Mas maraming oras ang nakaupo o ang walang ginagawa kasi pinapahinga ang masakit. Pero dahil nga dito sa pag inom ko nito, maganda ang epekto sa akin. Sana sa inyo rin, kung masubukan nyo, maging maganda rin ang epekto. Nakita ko lang din ang recipe nito sa Ang recipe na ito nakita ko sa internet. Pero ang nagbigay nito ng recipe sa akin ay isang kaibigan na may edad sa akin. Na siya niyang ginagawa itong milk turmeric tea na ito. Ang kanyang iniinom for 5 years I think. At hindi, ang problema niya kasi yung yung pananakit ng likod, yung mga joints. So, malaki ang nito, malaki ang tulong nito. At saka, meron din siyang anak na athletic. Ito rin ang iniinom. Kasi, parang nare-replenish nun ang ang mga gel sa ating mga joints. Ayan. Maganda sa kalusugan. Sabi ko, bakit hindi subukan, di ba? Kaya, eto gumagawa tayo. Here, guys. Ayan. Ito ang ating tea. Is our tea. It's ready. Yeah. 1 teaspoon will do. So, eto na. Magtsatsaan na tayo. Try this recipe. Yan. Ilalagay ko rin naman po ang recipe diyan sa screen natin. Pa-flash natin. Yan ang recipe nitong turmeric milk tea. Yan. Maganda sa katawan. At ako, aprobado ko na. Kaya lang, syempre, ako ho ay talagang mataba na. Pero maganda sa katawan. Ako, makakapagsabi ako. Maganda sa katawan. Nawawala yung pananakit ng likod, ng kasukasuan. Alam niyo yung kasok sa mga joints. Ayan. Try niyo. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paggawa ko ng turmeric milk tea. Ayan. Hanggang sa muli.
masarap. Mainit lang. Saka nakapagpadagdag sa pakiramdam mo ng init yung ang pepper, black pepper. Pero masarap siya. In fairness, maganda. Masarap. Gustong-gusto ko siya. Tryin nyo. Sarap siya. Try this.